James Shaw forced a defensive foul by the time guarding of Calvin Abueva. Maybe a flop, but Calvin Abueva is very effective. Ang ganda dito kay Abueva, ang dami niyang dinadala. Eh, no? Not just offense, not just defense, but even the psychological part of the ball game. Sonny's in trouble. Blocking away with traveling that time, huh? City, Pampanga. Kalupa na ning buong Pilipinas, basketball din, ing paboritong libangan da ring tao keni. At keng karakal da ring liga, mapa-inter barangay or commercial, e na makabigla, nating anghelenyong sumikat, keng buong Pilipinas, at pati na rin keng buong Asia. Metong nekarela, i Calvin Abueva, ing beast ning Pampanga. To form a gray mud covering vast areas of the northern Philippines. Nung araw na yun, morning, talaga pagkagising ko, kita ko morning, bah, bakit parang dumilim? Mamaya-maya, may mga abunan na puti-puti na bumabagsak. Takbo ko niya sa bahay, ma, tinan mo yung ano, yung langit, ang itim. Sabi ko ganun. Oo. Tapos yun pala. Sumabog na pala yung pinatubo nun. Talagang ano kami, talagang alis talaga kami. Asama ko, ate ko, lola ko, ako. Kami tatlo lang nun. Nanay ko na nandito sa Manila, nagtatrabaho na ni Aya. Talaga yung tubig talaga, umaabot na gantuod. Putik na talaga. Talagang ano, tapos backway kami hanggang Mabalakat. Actually, talagang magulo eh. Magulo talaga nung ano, sa kapanahonan ko talagang hindi mo talaga ma-experience talaga. Minsan, hindi ko pa alam kung makakapag-aral ako o hindi, di ba? Dahil sa wala talagang pera, wala talagang budget, talagang ano, buhay na talagang ano talaga, yung simple lang talaga. Talagang eskwela, bahay, minsan, nagtitinda talaga ng ano, talaga tutulungan mo rin, nagtitinda yung lolo mo ng balot o something na ano, na mapapagkakakitaan nyo. Namulat ang musmos na kaisipan ni Calvin sa kahirapan. Ngunit sa murang edad, nakitaan na ng kakaibang tapang ang batang si Calvin at hindi niya hinayaan ang sarili na magmukmok sa isang sulok. Bagkus, lumaban siya at samot-saring pagkakakitaan ang kanyang pinasok. Aakit ako ng mga puno-puno para ibenta lang yung kahit anong prutas or ibenta ko sa mga kabibay o kuha ko doon sa uncle ko. Dahil yung uncle ko kasi may tanim na santol. Talagang pag minsan, pag bubunga talaga, talagang papakitin niya ako eh. Sako-sako nang kuha ko, talagang binibenta ko na 3 peso isa na may asin, di ba? Kasi nga experience talaga. Para kumita lang talaga, magkapera ka, magkano. Hindi, dahil di ka rin makakasa sa magulang dahil yung budget na yun, talagang budget lang talaga pang bahay, pang kain, di ba? Hanggang sa natutunan niyang maglaro ng basketball, kung saan ang tapang at lakas ng katawan ang kanyang naging puhunan. Time na nahihiligan ko na umabot ako ng 12, 13. Dahil kasi yung mga ibang tao na tuwing Linggo, Friday, talagang marami kang makikita sa TV na. Siyempre, madalas sila pinapanood dyan, in Hebra, di ba? Yung taong ganyan, uy, sabi ko, uy, galing na ito ah. Tapos nagtatanong ko, sino yung number 7 na yan?
sabi sa akin, yan yung the best na maglaro. Yan dapat gayahin mo. Kinabukasan, parang bili akong bola. Pero yung bola, isa, maliit lang. Minsan, gagawa ko ng ring na yung sa timba, gagawin ko ring yun. Shoot lang ako doon. Minsan, gawagaya ng mga moves na ano kaya. Tapos time nandun sa amin, may interporok. Uy, training kaya ako dito. Parang pinilit ko lang na, sige kayo mag-water boy na. Pero nung time na yun, talagang makikita mo talagang agresibo doon sa court, talagang rebound, takbo. Talagang doon ko mapapansin talaga na, uy, talagang ano ah, mukhang may ano ako ah, may potential ako dito sa paglalaro ah. Kaya yun, diretso-diretso ko. One in a time, may mga Muslim na dumayo sa amin sa Pampanga. Nagpagpustahan talagang 100,000. Eh, mas malakas yung lineup namin nun. Eh di, nagpaglaro kami, nanalo kami ng 100,000. Nahasa ang galing ni Calvin sa larong pustahan. Nasa kalaunan ay nagdala ng panganib sa kanyang buhay. Sa Angeles, nakalaban namin doon nakapaglaro na ng intercommercial, ganun. Natalo namin sila, eh lakas nila. After nun, naglalakad kami sa may mismo doon sa cementerio, eh dilim doon. Bigla, pang, 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 gumanon. Gulat ako. Pag ganun ko, ay tama ako. Ang bigat pa naman ng bag ko. Takbo ko niyan, takbo ko sa may St. Catherine. Ayun, lapit lang ng hospital. Dok, tama ako. Pagtingin ko, the police lang. Tapos pagtingin ko sa kasama ko, bakit daw ang kati ng likod niya? May bala pala na malapit na sa baga. Talaga. Malapit na talaga. Na-operan siya na ano. Tapos di nabulyo na yung bumarli sa amin. Ah, siguro pagkatalo sana sa laro, di ba? Dito nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang karera sa basketball. Mula sa ligang labas, papunta sa pinakamatandang liga sa collegiate basketball. Meron kaming games noon na intercommercial lang. And then, ang dala-dala namin noon, team ng Lubao. And then, kasama ko rin si Arwin that time. Magkalabang kami yan. Talagang makikita mo kahit buo yung team namin. Si Calvin na lang ang gumagawa sa kabila. Kahit anong depensa gawin ng grupo namin. Kahit bagsak si Calvin. Laban pa rin hanggang matapos ang game. Iyon ang magandang attitude kay Calvin na nakita ko. Nung unang nakita namin yan sa laro namin sa may Angeles, sabi nga ni Vice Gob, alamin mo ngayon tungkol sa batang yan. Kasi nung nakita namin na athletic siya, fighter siya, hindi siya sumusuko. Nasasabi ng mga ibang tao sa Angeles na mayroong bata rito na magaling. At araw-araw talagang basketball ang hinaharapan. So, inalam ko yung lahat sa kanya tungkol sa magulang niya, kung saan siya nag-aaral, kung ano pa yung mga ginagawa niya. So, nireport ko kay Vice Gov. Eh, tama nga nun na papunta kami sa Sebastian na magbubuo kami ng Team B para sa susunod na NCAA. So, isa siya sa pinili namin. Sabi nga namin ni Coach Alan, malayo rin na mararating din itong bata. Kung ano yung narating ni Arwin, aabutin din ni Calvin. Nakakilala kami ni Calvin sa Pampanga. So, dati nagkakalaban kami ni Calvin sa mga liga doon eh. 2004, gano'n. Tapos, bago kami pumasok lang sa San Sebastian, may training camp si Mayor Pineda, ngayon Vice Governor. Doon kami nagkasama-sama kami ni na Ian, saka ni Calvin. Papunta kami sa San Sebastian na magbubuo kami ng Team B para sa susunod na NCAA. So, isa siya sa pinili namin. Hanggang sa nag-training muna siya sa amin sa Lubao, sa training camp namin para mapalish yung ibang niya bago kami magpunta sa Sebastian. Diyo maangas. Maangas yun nung pagkita ko dyan. Sabi ko, mayabang yata yung bata.
Pero nung naglaro na, may iaangas naman pala. Ito si Calvin Abueva, walang alam to kung hindi full speed. Oo. You know, you gotta love a guy na kaya maglaro ng ganyan ng 40 minutes. Be able to play full speed with all your heart. Going Abueva with another steal. Abueva, open court, Sanggalang! Bibihira ka makakita ng fast break ngayon. Power forward and your center leading the fast break. Calvin, since nakasama ko si Calvin, napakabait na tao. Sabi nga nila, sabi nga ni Vice Gove, pagkakampi mo si Calvin, matutuwa ka. Kung kalaban mo siya, maiinis ka sa kanya. Pascual, 53. Abueva, rebound. Wala pa rin. Pero two free throws para sa kanya and he is wincing in pain. Oh, nasikurahan itong si Calvin Abueva. Yung tangang kilalata mo kang Calvin Abueva, bala mo basketball mo, imbaluta mo tungkol kaya. Pero ninupi ni Calvin Abueva pag alayang tatal ng bola. Tara't kilalanan tayo. Noong una pa lang, as in from day one na naging kami, hanggang ngayon, hindi siya nagbago. Yun yung naano ko sa kanya na never namin na-feel dito sa bahay na sobrang sikat na pala siya, na parang mapifeel lang namin yan outside the house na parang madami nagpapapicture. Pero dito, as in, normal lang siya eh. Parang bababa siya, tapos magluluto. Favorite ko niluluto niya yung adobo, spaghetti. Sobrang sarap niya mag-spaghetti. As in, halos lahat. Tapos, pag sinabi mong magluluto, as in, literal, siya talaga yung gagawa ng paghihiwa, pagbabalat. As in, kung ano yung start ng pagluto hanggang huli. Siya talaga, tapos babantayan niya. Yung kumbaga, focus siya talaga dun. Pag nanganganak naman ako, nakita ko sa kanya na, yung pagtulog ako, minsan nagtutulog-tulogan ako na kung anong gagawin niya pag uiyak yung baby. Tapos nakikita ko talaga na hindi niya ako ginigising. Tapos siya yung mismo magpapalit ng diaper. Yung minsan nakaganon pa yung isang mata niya. Tapos ayusin niya yung pupo ng baby, ganyan. Basta pag nakikita niya na sobrang pagod ako, hindi ko na sinasabi na parang, Han, ikaw na lang muna. Parang siya na mismo yung tipong feeling ko hindi typical na ginagawa ng isang guy na parang sabi ko sobrang lucky naman ako na ganun siya, na tipong wala siyang kaarte sa katawan. Hinubog ng mga di pangkaraniwang karanasan, pinatibay ng mga hamon sa buhay, naging larawan ng katatagan si Calvin. Nung college kami, syempre parang gamble eh, kung makukuha ba siya sa PBA or hindi. Pero may family na kami. So, yung focus niya, parang makakarating ba siya sa PBA? Kung hindi, paano niya kami susuportahan? So, dun ko nakita talaga na determination niya na talagang mapunta sa PBA. Hindi lang mapunta, gusto niya talagang mag-excel. May mga time na chine-challenge yung family namin na wala kaming pera, parang kung kanino-kanino kami nang hihiram. Kasi si Calvin, kahit alam niya na may kaya yung family ko, never yung pride niya na kaya niyang itayo yung pamilya niya lang, sarili lang niya. Sa San Sebastian, kasi may libreng pagkain, yun yung laging inuwi niya sa amin. Hindi niya kinakain sa school. Dinadala niya sa amin yung 3 meal, di ba, parang breakfast, lunch, and dinner ng player. Dinadala niya yun. Tapos may time na may dala siyang isang piling. Sabi niya, in advance ko na yung saging ko. Sabi niya, niyak na niyak ko. Sabi niya, in advance ko na yung saging ko. Sabi niya, para dun daw sa mga. Tapos 5 pork chop din yung binili ko kasi alam ko, magugutom ka pag nasa practice ako, ganyan-ganyan. So dumating kami sa point na gano'n. Tapos nung nag-solo na talaga kami, napunta pa kami sa apartment sa San Sebastian na sobra talaga na hindi mo i-expect na tumira kami doon. Tapos hanggang sa yun nga, sabi niya, parang magtiis lang tayo, ganyan. Eh, nagkaroon din kami ng problem doon sa anak ko kasi parang na-bedridden din ako nung time na pinagbubuntis ko siya. So, lahat ng medicines ko mahal. Parang may sasabihin niya na pupunta lang ako sa ganitong barangay para, yun nga, rumahat-rahat. Tapos pag uwi niya, may madala siyang bigas, sibuyas, sabi niya, hiningi daw niya. Yung feeling ko na puro sige sa kanya na talagang iangat yung namin, family. But it really came down to following
you know, talking to my coaches and my team owner and then following our gut. And I think, you know, for Alaska, that was the right choice at that time. Should we pick Calvin? You know, it's very interesting. There was a lot of debate because what many people don't know is several teams offered us multiple players for Calvin. At one point, we had an offer to give up that choice for Calvin and pick two, possibly three players. So, very tempting. You know, I'm not going to name who the players were that were being offered to us, but it was tempting to consider that we would have three players. I think Calvin brings a special X factor to the game, and certainly to Alaska. So there, you know, in any draft, you're going to have debate. I don't think anyone is such an obvious shoe-in that he's the player to be chosen. There were questions, but I think we're very happy with the draft choice we made. Calvin has a bright future at Alaska, and Alaska has a bright future with him. That's a question mark with Calvin Abueva. People are wondering, is this guy going to be able to play disciplined basketball within the triangle system? First shot! Pasok! Malahalimaw man ang dating ni Calvin sa loob ng court, mistula naman siyang anghel. Pag humupa na, ang matinding sagupaan. Ay, siyempre ako unang ano doon, lumalaban sa mga nababasa kanya. Lalo pag minumura siya, hindi pwede yung ganun, di ba? Foul talaga yon. Kaya sabi ko, si Calvin nakikita niyo talagang mayabang sa court pero sa labas, hindi, normal na tao, mabait, sobra. Very humble na tao. Talagang hindi niya nakakalimutan kung saan siya nanggaling. Lagi siya, pag nagkwentuhan kayo, kikwento niyo yung pagkabata niya, kung ano yung naranasan niya nung bata siya. Never niyang inisip na sikat siya ngayon, na mahal siyang tao. Sa kanya lang talaga, ano, sobrang God-fearing siya, tsaka yung pagmamahal niya sa pamilya niya, talaga sobra. Yung future ng mga anak niya, lagi niyang iniisip yan. Nakilala kami ni Idol dyan. Ito ko nga dyan sa court. Naglalaro kami ng half court, bigla siyang lumabas, magkapit-bahay kasi kami. Tapos bigla siyang sumali, sabi niya soft drinks daw. Kinakabahan ako noon, lahat kami doon na starstruck. Tapos biglang nagpatalo siya, halata naman nagpatalo siya eh. Para makaka-close niya kami. Nagpa-cope siya, tapos binigyan niyang Alaska yung mga bata. Yun, tuntuan yung mga bata. Si Calvin, ano, madaling lapitan. Kahit sino lumapit sa fans niya, mga kaibigan niya, talagang lahat kinakausap niya. Kaya hindi mahirap. Nung na-meet ko siya, sinama ako nung best friend ko, si Ted. Kasi ka alam niya, fan ako ni Calvin. So doon ko siya unang na-meet. Tapos nagtuloy-tuloy na, tambay-tambay, ganyan, sama-sama. Hanggang sa naging kumpare ko siya, inaanak ko yung bunsong anak niya. What a lot of people don't see, what I see is Calvin off the court is a family man. And you guys should actually experience and see how he treats his family and his kids. This is one of the blessings I have to see off court, how he is. I was actually invited him to our beach house, and I saw how he was normally on a single day with his family in the beach. And it's not only his family, it's like he brought his whole barangay with him. And it was nice to see. And not a lot of players would do that. One thing that I will not forget about Calvin is he's the type of person that when we eat out, he would order a lot of food, you know. And then there are a lot of leftovers, so we have it taken out so that, you know, maybe in the nighttime we can eat again or something. But what he normally does is he gives it to the people on the streets and all. So parang kami, kakainin pa yan. Pero come to think of it, he has a soft spot with the people around. Siguro parang he just wants to share the blessings that he's getting right now. And another story of that is, regardless, like if we're in the Philippines, when we were in the States, that's the same thing that happened. We went to McDonald's and then there's this street guy outside. He didn't even know. And imagine we were in a foreign country, right? He would order an extra food and we're like, who is he going to give this to? Just to find out when he ordered it, he went out and gave it. And the guy that even asked for anything. So, you know, that's just like a soft spot na parang the other people don't really see in him because they think he's like fierce and all. But seriously, he's really a soft person. I call him the gentle beast. Right.
ang gustong-gusto ko kay Calvin kasi nakilala ko siya bilang ano eh, hindi lang ano, professional basketball player. Nakilala ko yung pagmamahal ni Calvin sa trabaho. Kasi ako yung nakakwentuhan niya pag may mga hindi siya magandang laro. So pag frustrated siya, parang pinaghahandaan niya yung next game. Nagpatuloy na umalingaw-ngaw ang malahalimaw na laro ni Calvin. At hindi naman naging mailapang tagumpay para sa taong subok na sa totoong laro ng buhay. Mula sa mga liga-liga sa Pampanga, umabot na hanggang sa buong Asya ang malahalimaw na laro ni Calvin. Sino nga ba ang mag-aakala na ang batang dati binubuli na nagbebenta ng balut at kung ano-ano pa, ang bagitong pinabayaran lang dati ng barya-barya para maging import ay isa na sa mga tinitingala at pinakamatikas na manlalaro sa bansa. As na bata ako, hindi man ako nag-training na mag-dribble, hindi man ako nag-training na crossover, hindi man ako nag-training na ano, talagang isa akin lang, yung bilis, sipaw, at tsaka talaga yung kukunin mo talaga yung bola. Alam mo na talagang itong bola ito, ito yung kayamanan mo na para mapunta sa'yo. Dati parang ayaw nila akong kalaro, ayaw na ako sali, parang ganun naiisip ko. Pero siyempre, as ngayon talagang nakuha ko yung sarili ko na makapaglaro ako dito, talagang i-represent ko yung country ko. Talagang hindi ko naman nakalain na makakasama talaga ako dito sa ganitong international game. Talagang sa akin, talagang pangarap lang talaga eh. Calvin Abueva came in, providing the usual impact. Abueva secures this board. He is pushing hard. Calvin down the lane, fakes the pass, goes the other way! There you go! Klase talaga ang talento ni The Beast. Calvin Abueva, mapa-PBA, mapa-international, talagang maghahanap ng paraan para makatulong sa kanyang koponan. Down the middle, it is Calvin. One more time! Para sa pride sa Pampanga! Serving the country, the honor that it is, talagang malaking karangalan yan. And he embraced it. Yung exposure niya sa mga ibang competitions, yung coaching ni Coach Tab, I feel like it put a deposit in his discipline. His desire didn't change, it felt like it just became more focused. And that was a big positive step in his growth. I think his stint on Gilas helps in his development process, his maturation. It also endears him more to all the fans. I think his first stint in Gilas had a huge impact on himself, on his teammates. Because a lot after Gilas is done, he's going to come back and he's going to play for Alaska and he's going to play against these guys. But I think he's also slowly earning the respect of his opponents, his teammates. When he does that, he also learns that he doesn't need to do anything extra except play hard basketball, you know, be a team player, and let his game do the talking. Abangan ang napipintong pagputok ng tubong pinatubo sa World Basketball Stage. Sarap pala na ganito na ano, at least yung sarili ko, yung buhay ko, na tsinaga ko yung sarili ko na makapaglaro hanggat na ma-realize ko na gumaling ako ng gumaling ng gumaling na nung puta ko dito. Sulit lahat ng bago, talagang makita mo pa rin yung anak mo, yung asawa mo, family mo, talagang tanggal na yung bago dito. Wala sa panlabas na anyo ang basihan ng pagkatao. Sa likod ng malalimaw niyang laro, maangas at matikas na itsura, ay taglay ni Calvin Abueva, ang pusong may gilas. Makapaglaro ka dito sa national team, talagang ibibigay mo lahat. Talagang sakripisyo, anumang hirap. Pagdating ng huli, andun yung tagumpay.